Squad! Good morning, mga bata! Ako ulit to, si Kuya Clarence. Salamat po sa inyong pong patuloy na pagsubaybay sa ating GCC Kids Edition. Salamat din sa mga magulang na sumasama sa kanilang mga anak sa panonood. Ngayong linggong ito ay patuloy tayong pinagpala ng ating Panginoon. Naranasan natin ang kanyang mga biyaya sa loob ng isang linggo. At ngayong linggong ito, muli tayong makakapakinig ng kanyang mga salita mula sa Biblia. Handa na ba kayo, mga bata? Bago natin malaman kung sino ang ating kwento sa araw na ito, tayo muna ay saglit na manalangin. Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy na papuri at pasalamat po sa inyo sa umagang ito. Nawa, Panginoon, sa aming panibagong pag-aaralan, kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan upang ito po ay aming matutunan. Kayo po ang mauna sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bang iwanan ang inyong mga ginagawa para makinig at mag-aral ng mga salita ng Diyos? Gaya ng makikita natin sa ating kwento ngayon na iniwanan ang lahat ng kanilang mga ginagawa at sumunod sa Panginoong Yesus. Handa na ba kayong makinig? Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Tinawag ni Yesus ang unang mga alagad. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybay. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybay. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pa, halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan."
Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao." Noon ding iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy sila ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. O yan mga bata, hindi dapat maging hadlang ang ating mga ginagawa para tayo ay sumunod at maglingkod sa Panginoon. Sapagkat ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang mga bagay. At dyan ay tatapos ang ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam! Hello mga bata, muli ako sa Ate Janine, samahan niyo ako sa ating quiz time. Unang tanong, ano ang trabaho nila Simon, Andres, Juan at Santiago? A. Mangingisda. B. Maninilaw ng buwis. Tama, letter A. Number 2, sino sa mangingisda ang tinatawag na Pedro? A. Santiago. B. Simon. Letter B. Simon. Number 3. Sino ang tumawag sa apat na mangingisda at sumunod agad? Letter A. Zebedee. B. Jesus. Letter B. Jesus. Number 4. Saan sa Bible matatagpuan story natin ngayon? Letter A. Mateo 4:12-22. Letter B. Marcos 4:12-22. Letter A ang sagot. Okay, ang huling tanong number 5. Sino ang kapatid ni Pedro? A. Santiago. B. Andres. Okay, letter B. Si Andres. Okay, kita-kita kids tayo sa Sunday. Bye-bye! Hello mga bata, ako nga pala ang bago niyong makakasama para sa ating Bible Trivia. At dahil tungkol sa mga mangingisda ang ating istorya, meron akong trivia sa inyo tungkol sa mga isda. Alam niyo ba na mayroong isda na matatagpuan sa dagat ng Galilea na meron din dito sa Pilipinas? Meron! Alam niyo kung ano yun? Ito ay ang tilapia. Ang tilapia ay kilala rin sa tawag na St. Peter's Fish. Dahil ayon sa pag-aaral, ito ay katulad ng isda na nahuli noon ni Apostol Pedro noong magkasama sila ng ating Panginoong Hesus sa dagat ng Galilea. At yan ang trivia natin para sa episode na ito. Kita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Bye-bye! Ito, oras ng muli para gumawa ng craft. Tara, magsimula na tayo. Kailangan natin ng tape, colored paper, Oslo or bond paper, ball pen, yarn or string, at gunting. Tara! Sa kalahating Oslo or bond paper ay isulat ang verse ng Matthew 4:19. Pwedeng Tagalog o English. Pagkasulat, ilagyan nyo ito ng mga design. Pagkatapos magsulat, sa mga colored paper na natira ng nakaraan ay gumuhit at gumupit ng mga isda. Ngayon naman ay gumupit ng apat na magkakaibang haba ng yarn or string at ibuhol ang bawat isa sa mga dulo.
Pagkatapos ay ididikit natin ang isda sa isang dulo at ang papel naman sa kabilang dulo ng string. At panghuli ay dikitan ng string sa ibabaw ng papel bilang panabit. Ang galing mo! Tapos na tayo! Pwede mong ipakita sa amin ang gawa mo sa pamamagitan ng pag-send ng picture. Ngayon ay nandito na ulit si Kuya Clarence. Bye-bye! Kapag naririnig natin ang pagtawag ng nakatatanda sa atin, lalo na ng ating mga magulang, nararapat lamang na agad-agad tayong sumunod. Katulad sa ating kwento, nang ang apat na alagad ay tawagin ng ating Panginoong Hesus, sila ay agad-agad na sumunod. Hindi na sila nagdalawang isip. Ganon din dapat sa ating buhay. Kapag ating narinig ang salita ng Diyos mula sa Biblia, dapat ay agad natin itong susundin. O siya mga bata, kasusunod muli ay magkakaroon tayo ng panibagong kwento. Sana ay magawa natin ito kahit na tayo ay nasa mga tahanan pa lang natin. Halika mga bata, tayo ay muling manalangin. Aming Panginoon nasa langit, salamat po muli sapagkat sa araw na ito ay marami po kami natutunan. Salamat sa panibagong kwentong atin mula sa Biblia. At nawa nga po Panginoon, patuloy po namin itong magawa sa amin pong mga buhay. At sa darating pang mga araw, muli po namin dinadalangin na kayo po ang mag-ingat at gumabay sa bawat sapu sa amin hanggang sa muli po namin mapakinggan ang inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. O paano mga bata? Hanggang sa muli nating pagkikita, tayo ay makinig muli ng mga bagong kwento at aral dito sa HeySquad. At lagi natin tatandaan, learn about God, be part of HeySquad! Paalam! Kung meron kayong mga pictures o larawan, habang kayo ay sumasayaw, kumakanta, gumagawa ng crafts, o nakikinig sa ating kwento, pwede niyang ipadala through personal message sa ating official account ng PCC Kids Edition upang kayo ay maisama namin sa aming next episode. Narito ang ilan sa mga aktibong nanood sa acting episode last week.